Hello guys! Welcome back sa ating channel. For today's video, this will be a very quick, chill video. Samahan nyo lang ako na mag-get ready. So actually, this is our first Get Ready With Me video. Kasi naisip ko, meron akong mga new products na may mga kakabili ko lang. Merong nabili ko na matagal na pero hindi ko nagamit. Kasi meron pa akong mga tinetest na products. So, sinet aside ko muna siya, ganyan. Pero hindi naman to mga as in bago-bago talaga na products na new releases. Some of this medyo matagal na sa market. Pero hindi ko pa na-try. Tapos ito yung first time na itatry ko sila. And hindi naman siya ganun kadami. Siguro meron lang ako dito na 4 products na bago. And naisip ko kasi kakagising ko lang and kakaligo ko lang tapos I'm getting ready for the day and naisip ko mag-makeup so sabi ko i-try ko na rin siya sa harap ng camera and para makita nyo rin yung thoughts ko dito sa products na to. So ito na yung look na nagawa natin. Ayan. Ayan, very glowy, very fresh. Fresh and lang good for everyday. So wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Ano po? Gusto niyo pong makita kung ano yung mga products na itatry natin and also how I did this look, please keep on watching. Alright, so this is my bare face. Ayan, so nakikita niyo may mga pimple marks ako dito. Tapos meron akong hyperpigmentation dito. Sa kabila meron din. May pimple ako dito na buhay pa. Ayan, may mga pimple din ako dito sa may malapit sa hairline. Hayaan natin mawawala din yung mga yan. For our first product, ang gagamitin natin is itong si Vaseline Daily Sun Care Tone Up Sun Cream 40 SPF PA++++ with Vaseline Jelly. Ito, kakabili lang namin siguro last weekend kasi si Den naghahanap siya ng sunscreen. Eh, yung mga sunscreen ko, di ba, puro mga tinted sunscreen, ganyan. So, naghanap ako nung walang tint. And nakita namin to, hindi ko sure kung bagong-bago siya na product from Vaseline. Pero this one is made in Korea. Tapos sabi niya dito sa likod, brighten and moisturize your skin with strong UV protection sunscreen. Gives a cooling effect while leaving your skin brightened and moisturized. Gives skin naturally toned up effect with non-sticky matte finish. Nung nandun kami sa Watson's, meron siyang dalawang variant. Yung isa is 50 SPF, tapos apat yung pluses. Ito, 40 SPF lang, tapos tatlo lang yung pluses. Pero yung difference nun is, feeling ko yun yung sunscreen, pero itong isa kasi may tone up siya na effect. So, ito yung pinick up namin. And nagamit ko na to once, pero ginamit ko lang talaga siya as sunscreen. Ngayon, gagamitin natin siya as base natin or yung primer natin. Nung first time ko nagamit, hindi ko maalala kung may cooling effect siya, pero try natin ngayon. So, shake lang muna natin. Kasi nung ginamit ko nung una, parang may liquid na humiwalay. So, shake muna natin ng mabuti. Gamit lang ako siguro ng konti-konti muna. Ayan, ganyan muna na amang. Kayo, anong sunscreen yung ginagamit nyo ngayon? Actually, may isa pa akong nakita na gusto kong itry. Yung Jeju. Ano yun? Malamig siya sa feeling. Pero hindi yung ina-expect ko na cooling effect talaga. Wala. Pero yung cooling effect, hindi ko naman na-feel. Sa camera, parang pumuti ng konti yung mukha ko. Which is, we don't want mag-white cast to sa flash. Napapansin nyo ba? Parang meron siyang white effect na parang halatang gumamit ka ng sunscreen. Yung mga typical na sunscreen na ginagamit natin pag pupunta tayong beach, ganyan. And sabi niya, non-sticky. Sticky siya for me. Tapos sabi niya, matte finish. Definitely not matte. Ayan o, sobrang glowy. Nakikita niyo, ayan o. Nagbabounce yung light sa face ko. Hindi ko alam kung pag nag-set siya, kung magmamat siya, tsaka kung mawawala yung stickiness na feeling. Pero for now, no. Hindi siya matte, hindi siya non-sticky for me. Pero as a primer, gusto ko yung medyo tacky na feeling. At saka gusto ko kasi yung glowy. Mas gusto ko yung medyo oily kesa sa matte.
So, okay lang din siya sa akin. Proceed tayo sa tinted sunscreen. This one, hindi siya bago. Wala kasi akong mahanap na bagong tinted sunscreen sa market na gusto mong itry. So, ang gagamitin natin ngayon is si Belo Sun Expert Tinted Sunscreen. Ayan. This one has SPF 50 PA++++. So, 4 pluses, broad spectrum, UVA, UVB protection. Ito, medyo matagal ko na itong hindi nagagamit since binili ko yung Sun Glow from Fresh. And medyo nakalimutan ko na how I feel about this product. So, ito try ko ulit siya. Yung sunscreen, parang medyo nawala na yung pagka-sticky niya. Pero, very glowy pa rin talaga. So, kumusta pala kayo guys? How are you holding up this pandemic? Alam ko, marami dyan na sobrang over na talaga. Na labas na labas na, travel na travel na. Ako, I'm not gonna lie. Yung work from home na setup namin ngayon is very ideal for me. Kasi, ang dami niya nakakat na time eh. Na time to travel, ganyan. Time para mag-ayos, papuntang work. Diba? Dami niya nasa-save na time. But, ngayon kasi, parang sobrang tagal na. Ang tagal ko na hindi nakakalabas masyado ng bahay para yung full labas talaga, nagagawin mo yung gusto mo. Nag-start kaming mag-work from home, March. So, April, May, June, July, August, September, October, November. Diba? 8 months na akong nag-work from home. Or 8 months na tayong hindi makagala-gala ng bonggam-bongga. Tapang ng amoy. Nakalaba ko lang kasi nung sponge. So, ayun. Over na talaga ako sa quarantine na to. Actually, ngayong time na to, dapat nasa Taiwan kami. But, life happens. Nag-dry ng ilong ko. Hindi ko alam kung dahil sa moisturizer or sa tinted sunscreen. Nagtataka ako sa mga tao, ah. Parang wala nang COVID. Wala na bang COVID? Parang ang normal-normal na nalumabas. Although, naiintindihan ko naman yung mga tao na lumalabas talaga. Siyempre, kailangan natin magtrabaho, di ba? Pero yung gagala sa labas, kakain, tapos meet with friends ng random na hindi niya naman alam kung saan siya galing or saan siya punta or sino yung mga kasama niya sa bahay, di ba? Lalo na kapag may elders or may mga comorbidity. Sobrang delikado. So, hindi ko talaga nagigets na parang bakit ang normal-normal na lumalabas yung mga tao. Wala na bang COVID? Next is magkilay muna tayo. Wala rin akong bagong pangkilay na mahanap. This one is the Perfect Eyebrow Styler from Missha. Sobrang tagal na nito sa akin kasi nung nag-Korea kami was nung 2018, March 2018 ata yun. So, magti 3 years na to sa akin. So, for sure, expired na to. In fairness, may expiration date dito which is 2021-02-13. So, this one, retractable siya. Hindi siya yung micron na tip. Ganyan yung tip niya, yung flat. Tapos, sa kabilang end, meron siyang spoolie. Hindi ko na rin maalala yung feeling ko dito or yung thoughts ko dito sa product na to. So, ito gamitin natin ngayon. Hindi ko na maalala kung anong shade to. Dark brown siguro. Sa lahat siguro ng eyebrow product ko, ito yung pinakagusto kong shade. Nagustuhan ko rin sa kanya is madali siyang i-blend. Grabe no, magpapasko na. Pero hindi ko na feel yung Christmas masyado. Kayo ba? Anong plans nyo this Christmas? Parang pag dumadaan ako sa kalsada, parang hindi masyadong ramdam yung Pasko. Like, wala pa masyadong Christmas lights. Kami nga, wala pa kaming Christmas tree dito. May Christmas tree na ba kayo? Baka this weekend, bibili kami. This one, gusto ko yung shade niya. Pero wala siya yung waxy na texture na makikip ng hairs natin in place. So, kapag ginagamit ko to, ginagamitan ko pa siya ng brow gel. Pero since dito lang naman tayo sa bahay, okay na yan. Next product is ito, lash curler. This one is from Nichido.
Sira-sira na kasi yung luma kong Nichido na eyelash curler, kaya bumili ako ng bago. Pero yung previous ko na curler, yung tag 70 pesos, marerecommend ko na siya sa inyo, lalo na sa mga beginners. Pero this one, ito yung 188 pesos. Next level up! Gusto ko sana yung Shumura. Ano ba masa dun? Basta yun! Kaso ang mahal-mahal. Magkano yun? Nasa, siguro sa Japan, nasa 700. Pero dito kasi parang nasa 1K. Although may mga nakikita ako sa Shopee or Lazada na mga nagre-resell. Hindi ko sure kung legit. So, next time na lang siguro. At saka ang mahal din niya, 700 ah, para sa eyelash curler. Pero kung maganda naman, why not? So, ayun, may mga marerecommend ba kayo na hindi din naman ganun kamahala na mga eyelash curler. Pero this one, parang maayos siya. Yung lashes ko kasi, laging nakababa. For our mascara, ang gagamitin ko is itong si Maybelline New York Total Temptation Waterproof Hydro Fudge. This one, hindi siya bagong-bago talaga sa market. Like, hindi siya newly released. Pero ito, naalala ko, binili ko siya before pandemic. Tapos, hindi ko na siya nagamit kasi, well, wala naman ako mga pupuntahan na events para gamitin to. And may open pa kasi ako ng mga mascara. Yung mga mascara kasi, madali siyang ma-dry. Alam ko, nagsistay lang talaga yung mga mascara for 3 to 6 months before it completely dries at hindi mo na siya talaga magamit at all. So, ang suggestion ko, pag may mga mascara pa kayo na open, huwag muna kayong mag-open ng mascara kasi magda-dry up lang sila. Sayang naman. So, nung time na yun kasi, meron akong tinatry na from Maybelline din, yung pinakamura nilang mascara, 199 ata yun. Tapos, meron pa rin akong bukas na heroin make. So, hindi ko talaga to inopen. So, ngayon ko lang siya talaga magagamit. And fair na sa lashes ko, nakatayong tayo ah. Di ko alam kung yung eyelash curler to or yung mascara. Pero in fairness sa eyelash curler, nakataas pa rin yung dito sa left eye ko na lashes kahit na hindi pa ako nagmamascara. Kayo, ano ba yung mga holy grail mascara nyo? I think yung holy grail ko is yung Lash Paradise ni L'Oreal. Pero wala na kasi ako nun ngayon kasi nag-dry na nga siya and hindi pa ako nakaka-purchase ulit. Yung mascara so far, so good naman. Nagka-clump lang siya dito sa isa kong eye. Hindi ko sure bakit. For our final product, I will use this EB Advance na Power Paint Multi-Use Color Cream. Ayan, so meron akong dalawang shades dito. Itong product na to, hindi rin siya new na release sa market. And ang dami ko nakikitang good reviews about this. And gusto ko rin siyang itry. Ang shade na meron ako dito is si Amber tsaka si Chiffon. Itong si Amber medyo may pagka red-orange. Ah, ano pala siya? Moussey. Sobrang konti lang na nilagay ko. Grabe yung ano, pigment niya. Si Chiffon naman yung red. Parang medyo may pagka cherry red. Parang mas gusto kong gamitin si Amber. Kalat ko muna siya dito sa aking kamay. Then, kuha ako ng damp na sponge. Sayang yung nasa daliri ko. So, ilagay din natin siya dito sa sponge. Nababother ako sa amoy. Ang tapang. Ang pinanglinis ko dito is yung safeguard na liquid soap. So, ayan. Kumukulay naman siya. Medyo sobrang light lang. So, kunin natin itong mga nasa kamay ko. Parang it's very warm. Parang summer. Siguro, maganda if blended si Chiffon tsaka si Amber, no? Ha! Galing ka sa Arawan Curl? Wait po. I-blend natin ah. Sobrang sun-kissed ko na. Parang sa camera ang patchy. Pero sa personal, hindi naman. Then lastly, gamitin din natin siya sa lips. Sobrang konti lang. Same, si Amber din yung ginamit ko na shade. Ala, sobrang dry na ang lips ko. Hindi po niya kaya yung kadryan ng lips ko. So, lagay muna tayo ng Lucas po. Ipapatang ko na lang siya nang hindi ko tinatanggal yung Lucas po po. Sobrang summer po ng look natin, ano? Pero there you go! That's our finished look, guys!
Hindi ko pa sure how I feel about dito sa Vaseline. Pero nakikita ko sobrang dry ng nose ko na area. Pero as a primer, okay naman siya. And gusto ko yung glow na binibigay niya. This one, of course, one of my favorite products. Hindi ito mawawala sa collection ko. And also itong brow product na to. This one, parang I really like this. Hindi ako nahirapan at all nung nag-curl ako ng lashes. And as I do my makeup, nakataas pa rin talaga yung lashes ko kahit hindi pa ako nagmamaskara. So, very excited ako for this product. And itong Maybelline Temptation, parang maganda rin siya. Although may tendency talaga siyang mag-clump, pero ngayon nakikita ko yung hairs ko, maganda naman yung pagkakaayos, evenly distributed naman yung product, and also nakataas pa rin siya. So excited din ako dito sa product nito. And lastly, for the Power Paint ni EB Advance. Hindi kasi pa ako sanay gumamit ng mga ganitong klaseng product, pero excited din akong gamitin to. And I think mas maganda if pinaghalo ko si Chiffon at si Amber, kasi si Amber is na medyo na warman ako, medyo bright siya for me. So para ma-tone down yon, feeling ko kailangan ko siyang ihalo with Chiffon. So itatry ko siya next time and i-update ko kayo guys kung magbago ba yung feelings ko towards this product. So I think that's it for our video. If meron pa kayong mga new products na gustong ipatry sa akin, comment nyo lang sa baba. And if you like these types of video na very chill lang, please let me know by clicking the like button. And of course, if hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo to our channel. So ayun naman na for now guys. See you on my next video. Bye-bye! Ano ba? Ang dami ko namang buhok. Ay, hindi pa yung mga baby hairs ko. Lalagyan ng mascara.